What's up mga layout? Magandang araw po. Maraming salamat nga po pala sa mga nag-subscribe sa aming YouTube channel. Kung bago po kayo sa aming YouTube channel, just hit the like and subscribe button. Pindutin nyo na din po ang notification bell para updated po kayo sa aming ginagawang video. Okay po mga ka-layout, stay safe po tayong lagi. Nga pala po, meron po ulit tayong guest. Si Brother Joey. Oh my God! Wow! Aray, kamusta? Magandang araw, kalayout. Kamusta? Magandang araw po mga kalayout. Salamat po sa ating mga kalayout. At naimbitan po ninyo ako sa inyong pong YouTube channel. Kung bago po kayo sa YouTube channel na ito, don't forget, subscribe, like, and share. At pindutin nyo na rin po ang notification bell. At para po lagi po kayong updated sa kanilang mga videos. Shout out nga po pala sa mga kasamaan po pong welder na nagkakabit po ng steel truss dito po sa Luzon. Hello po. Hello po. Ingat po tayo lagi sa pagkabit po ng steel truss. Shout din po sa aking asawa. Ma, I love you. Sa aming mga anak, si DJ at Yen. Shout din po sa aming mga boss dito po sa Luzon. Eka Gray, Eka Ray, Eka Tino, Eka Erde, Eka Tony. Shout din din po sa aming mga boss sa Metal Shop. Eka Jun Barjana, Ka Michael, Ka Marlon Apiano, Junjun Camillo. At shout din na rin po kay Ka Philip Fason sa kanyang pamilya. Salamat po! Okay po, ingat po lagi! Ay ang paggawa ng pattern o kantilya ng hagdan na mas matipid po, gigaya po halimbawa ng ating mga nakagawian. Bago po tayo magsimula sa ating topic, shoutout ko po muna ang aking nanay Lenore, tatay Puji, aking mga kapatid, Kaylee, Letlet Mimi at sa mga anak nila. Nasa Dasma po. Ganun din po sa Pampanga, sa aking nanay Duming, tatay Mulong, sa mga bayaw ko at sa hipag ko. At Mami, I love you. At Merdel Mati. Ganun din po sa mga bossing natin dyan, kay Raymark, di Cripito, kay Makmak, kay Dandan, mga boss. At kay paring Ian, Vincent. At nga po pala, hindi ko na makalimutan. Boy, Dato, pare, sana all may jowa at sa Team UV, kay Kaorli. Ito, salamat po nga pala sa mga nag-subscribe sa inyo dyan. Ito po mga ka-layout, ang ating paggawa ng mas matipid na plantilya ng paggawa ng hagdan. Gumuhit na po ako ng example. Meron po tayong 18 cm. Ito po mga ka-layout ang ating gagawing example. Pagpa-pattern po ng hagdan. Umpisahan po natin sa riser. Meron po tayong 18 cm. Ang riser po natin ay nag-range po siya ng 15 to 20. Kaya nasa range pa tayo ng 18 cm. Ay 18 na. Ngayon po ang step naman po ay hanggang 25 to 30. Kaya ang ginawa natin ay 30 cm. Ngayon po, kwentahin po natin ang ating degree ng hagdan. Na-topic na po natin ang paggawa ng degree. Unahin po natin ang 18 cm divide 30 cm equals shift tangent. Yan po, meron po tayong, yan po ang ating degree. Sulat po natin dito ang ating degree. Yan po.
30.96. Ngayon po, ang kikwentahin naman po natin ay ang ating hypotenuse. 18 squared plus 30 squared equals square root. Yan po ang ating, kailangan po natin yan eh. Ang ating hypotenuse ay 34.98 ang ating 35 na po yan ang ating hypotenuse. Ayan, sulat po natin ang ating hypotenuse ay 0.34. Okay po, ngayon po ito naman po ang ating kikwentahin, itong naka-incline. Ito po, kung napapansin niyo po itong guhit na to, gagamitin po natin dyan na formula ay pagkuha niyan, altitude times cos degree equals, ito na po yung lalabas nun, itong incline niya. Okay po. Ang magiging altitude niya po na gagamitin natin ay ang 18 cm times cos, ang degree niya po ay 30.96. Okay po. Ang lumabas po na answer po sa incline ay 15. Sulat po natin. 15.43. Ayan po. Ayan po. Plus po natin ang kapal ng buhos. Ito po. Bawa eh, ang buhos nyo ay 15. Ayan po. Bali, ang kabuuan po nyan 15.43 plus 15 centimeter. Ayan po ang kabuuan nya. Meron po siyang 30. Ang kabuuan po niya ay mula dito hanggang dito ay 30 ho yan. Dito na natin lalagay. 30. Apat na buhit. Okay po. Mga ka-layout, gagamitin po natin ito pong 30 cm at 4 na guhit. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung mga nakagawian na paggawa ng pattern ng hagdan. Makita mo ng buo. Yan. Ganyan po, isang buong plywood, tapos ganito po ang style nila. Iskolahin po. Sayang po ito at saka ito. Ngayon po, ito na ho. Ito na ho ang mas matipid na paggawa ng plantilla o pattern ng hagdan. Gamitin po natin tong 30, apat na guhit. Ito po. Ayan. 30, apat na guhit. Ayan po. Tapos po, yung guhit na po natin itong guhit na po natin itong 15.4. Ayan po, 15.4. Ito, 15.4. Guhit po natin siya. Thank you.
mabilis po at hindi pa aksayado. Ngayon po, para ho makompute natin ang simula ho ng eskwala, ang gagamitin ho natin yung formula ngayon ay ito hong base times tangent tapos po ang degree. Yan ho. Ang base ho natin, ito po ang ating base. Ito po ang ating gagamiting base. Kanina ho, siya po ay incline. Ngayon po, gagamitin naman ho natin siyang base. Okay po. Yung 0.1543 times tangent at yung degree niyang 30.96. Ayan po. Meron pong 9.2. Yan po tayo magsisimula sa 9.2. Ayan po. Okay po. Ngayon o, yung hypotenuse po na kwenenta natin, gagamitin na po natin ngayon. Hypotenuse natin ay 0.18 squared plus 0.30 squared equals square root. Ayan po. Ang gagawin po natin dyan, ilalagay po natin sa memory. Shift recall sa A at A. Ngayon po, nasa memory na siya. Ipa-plus-plus lang po natin. Plus recall A. Ayan po. Yan po ang 30.49. Okay po. Pindutin lang po natin. Pindutin lang po natin ang guhit po muna natin ng 30.49. Okay po. Pindutin lang po natin ang equals. Tuloy-tuloy na po yan. 69.9. Equals po ulit tayo. 1.049. Okay po. Ngayon po, ganun din po dito sa baba. 34.9 yung ating hypotenuse. Tapos ho eh, plus-plus lang po, no? 69.9. Kaso ulit, 1.049. Ito ang mga ka-layout ang ating ngayon po, ang gagawin nyo ay sumukat na ho kayo sa eskwala na 18 centimeter at 30 centimeter. Ito po, yan. Meron na ho kayong tanda, tatapat nyo lang ho sa mga ginuhit nyo. Yan po. Tapat-tapat lang ho yun sa mga ginuhit nyo. Tandaan nyo, susubukan nyo rin ho para subukan nyo rin ho. I-actol nyo para ho malaman. Mas mabilis ho at mas matipid. Meron na ho kayong meron na ho yung matipid na
paggawa ng hagdan, plantilla. At tabas-tabasin nyo lang ho yan. Pwede ho kayong puro tapas, dugtong-dugtong lang po. Kaya pwede rin mo kayong gumamit ng papaganon para mas mahaba ang magawa nyo pong ano. Okay po. Kung meron po kayong comment about sa topic natin ngayon, sulat nyo lang po sa baba. At kung may gusto pa po kayong gawin naming videos, topic, comment nyo po para magawan po natin ang video. God bless po ulit mga ka-layout. Mga ka-layout, napala po ang susunod na topic sa sunod na video ay ang paggawa po ng ellipse sa pamamagitan po ng dalawang, pansin nyo po, dalawang bilog. Yun po ang ating susunod na topic mga ka-layout. Okay po, ingat po lagi.